Magandang araw sa iyo, kaibigan. Meron akong gustong i-share sa iyo. But don't worry kasi saglit na saglit lang ito. Pwede mo ba akong sabayan na basahin ang mga salitang ito? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Thank you sa pagsabay mo sa akin, ha? Ang mga salitang iyan ay makikita natin sa Bible, sa Romans 6:23. Kapag narinig mo ang salitang kabayaran, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Tama ka. Ito yung mga bagay na binabayad sa atin kapag nagtatrabaho tayo. Karaniwan, natatanggap ito kapag meron kang ginawa. Ito ay isang bagay na ating nakinikita o maaari nating tanggapin kasi pinagpagura natin. Ang tawag dun ay bayad o kabayaran. Kapag narinig mo naman ang salitang kasalanan, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Tama ka. Ito yung mga bagay na ginagawa natin, sinasabi natin, o iniisip natin na hindi natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. O ito ay higit pa sa saloobin o mga aksyon na maaari nating ginagawa, iniisip, o sinasabi ng pagalit o walang pakialam na tugon sa Diyos. Ang tawag doon ay kasalanan. Ito naman yung salita na halos ayaw pag-usapan ng karamihan, ang salitang kamatayan. Tama ka, kapag natapos ang buhay natin dito sa lupa, ang tawag doon ay kamatayan. O ito ang tunay na kalagayan ng isang tao sa pagkahiwalay niya sa buhay. Pag binasa natin uli, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Nakakalungkot isipin, ano? Na kailangan natin pagbayaran ng kamatayan ang kasalanan at wala tayong magagawa rito. Pero may salitang ngunit dito sa ating binasa. Ang ngunit ay nagpapahayag na mayroon tayong pag-asa at ang pag-asang ito ay nanggagaling sa Diyos. Ano daw yung pag-asa na yun? Merong libreng kaloob. Tama ka, ang libreng kaloob, ito ay parang regalo na tinatanggap natin. Ito ay regalo na ibinibigay ng isang taong nagmamahal, hindi dahil may ginawa sa kanya ang kanyang pinagbigyan. Ibinibigay ito ng libre at ito ay galing sa Diyos. Ano daw yung libreng kaloob ng Diyos? Ito ang buhay na walang hanggan. Kapag sinabing buhay na walang hanggan, ito yung walang hanggang kasama natin ang Panginoon. Kanina pinag-usapan natin na ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay hindi lang paghiwalay ng tao sa buhay, kundi paghiwalay niya ng walang hanggan sa Diyos. Kasi galing siya sa kasalanan. Pero ang libreng kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan, ito naman ay walang hanggang kasama natin ang Panginoon. Hindi lamang sa kabilang buhay, kundi sa buhay na mayroon tayo ngayon. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ, siya yung buktong na anak ng Diyos. Siya yung napako sa krus ng dahil sa ating mga kasalanan. Binayaran niya na lahat ito para hindi natin ito pagbabayaran. Siya ang ating Panginoon. At pag sinabing Panginoon, siya yung may control ng ating buhay. Ang gusto ng Panginoon, siya na yung manguna at siya yung magbigay ng buhay sa iyo. Ito yung buhay na walang hanggan na pwede nating tanggapin sa pamamagitan ng ating pagsuko sa ating Diyos. Halika, sabayan mo ako sa pananalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sapagkat binayaran mo ang aking mga kasalanan. Maraming salamat sa libreng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay bilang aking Diyos, Panginoon, at aking sariling tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa iyong langit. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hayaan mong ipag-pray kita bago matapos ang video na ito. Panginoon, idinadalangin ko sa iyo ang taong ito na nagsuko ng buhay sa iyo. Hinihiling ko po, Panginoon, sa mga oras na ito
na pagpalain mo po ang kanyang buhay, pagpalain mo po ang kanyang pamilya, Panginoon, at anuman po, Lord, yung dalangin ng kanyang puso. Dalangin ko po na ito po yung pagkaloob ng naayon sa iyong kalooban. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kapayapaan, panatag na puso, maayos na kalusugan, Panginoon. Kayaan, O Diyos, na magkaroon siya ng kagalakang nabubuhat sa iyo. Maraming salamat, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, ang kanyang buhay, at ang kanyang buong pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan. Pagpalain ka ng ating Panginoon.